Arlie at Kaiser. Kakaiba yung mga nakita nating bandito. Ah, walang tumingin sa roaming support. Oo nga. Yung, kumbaga, eto na naman. Bigaya na naman. Kung may doya, isa dachaw, isa wow, dun. Man, wow. No, parang alam mo yun, biglang nag-pivot. Iba yung laruan dito ng RRQ, no? So, yun yung focus nila. And I would understand why. Kasi napadali kasing i-execute ng isang lineup na may Dune sa harap, di ba? Parang, parang yung Unruly Blade, ito yung mga hinahanap natin sana kanina, yung nag-go time di ba? Nung wala tayo kanina. Eh, ang Unruly Blade kasi go time yan eh. Yeah, tawag dito parang di siya lumabas. So yung pacing ng game natin hindi kasing bilis dahil alam natin pag meron kang dun maya't maya ka talaga mag-unruly blade. Sasabihan mo yan ng Angela, sasabihan mo yan ng kahit na Dacia, pwede mong ilagay. Pero ngayon, Mike Shiranui sabay Lady Sun 663. At Marco Polendolia naman to. At ano kaya ang susunod? Changwan. Ailo? Changwan, Alin. Yun yung mga dala. Pero Alin o Changwan na ako dito. Kung ano. Kung ako yung nasa coaching staff. Na. Ay! Kabayu! Ibang na. Ano? Parang kakaiba, no? Iba yung diba priority parang nila sa buhay, ha? Oo nga eh. Hindi ko alam kung gaano kaganda ang synergy ng Dolia sa Guan Yu. Although mataas ang cooldown kasi ng ultimate ng Guan Yu. So it would make sense. Pero kasi, pare, do you have enough time to maximize yung dalawang ikot ng ulti mo? Kasi syempre na, sarap din yung Guan Yu. And kapag pinukus-pukus para din siya rito ng Lady Sun and Mashira Nui, masasaktan din ang isang Guan Yu. Pero, you know, this is why we're casting the game and this is why, you know, it's all new. Marami tayong pwedeng makita, pare, and I'm just so excited to see kung si Dolia ba ang mapapartner, ang mawi-wish bus niya ba rito ay itong ang bad niya. Oo, kasi meron siyang option dito eh, and magkakaroon pa tayo ng next one depending sa kanilang pwede maging mid laner dito. Jungle or mid. Dahil nga wala na yung Mai Shiran Nui na to be honest, hindi rin talaga mapapakinabangan or mamamaximize ang isang Dolia, Changwan nga, tulad ng sinabi mo, pero you won. Ano rin? Hindi, baka, pwedeng jungle, pwedeng mid. Eh, ito na naman, di ba, na parang natatrap na naman sila sa, na at least kailangan merong isang perfect combination dito kay Dolia, the mermaid. Pero Changwan talaga eh, alam mo yun? Like, hindi rin naman naban, Neza ang naban dito at Hai, no? Iba ang picking sila ng RRQ and Impunity, no? I really think, for RRQ, ang pinaka masasabi ko lang is kung ang pwede lang kasi natin pagbasihan ay yung 7 game so much nila against Kagentra. Hindi naman natin pwede pagbasihan yun kasi so much nga, hindi naman yung frozen. Exhibition lang yun eh, kumbaga testing the waters lang. Darmine Mozi! Mozing. Medyo jungle dun. Solid yung combo nila dito. Kasi once mag-start nga itong Cannon Blast, alam mo na meron ng kalalagyan. Follow na up. Babato agad ng Unruly Blade. Then syempre yung mga mantra technique. Yun yung inaanap natin eh. No? Na, kapag maglalagay ka ng Mozing, hindi pwedeng si Mozing lang. Dapat meron kang follow-up. Dharma is a very good follow-up kasi yung S1 niya pwede may combine into a flash. Tapos Truth Mantra agad para wala na talagang galawan. Tsaka nakita na natin tong combo na to nung unang beses natin nakas yung Blacklist International, no? Min, pagpasok nung dun, pumasok yung Dharma, tas kagulo na. Ayun, Lady Shen. Maganda yung siguro nagsasang 1 to si X-Hero, pare. Oo, pwede. Kaya parang control mage lang din talaga yung nilalagay nila dito sa mid. Sa mid, no? Pwedeng pang counterplay lang, no? Oo. Si Jersky 09, pare. Medyo nagsabi. Si Mozing na rin, tawag na niya yung Mozing. Oo, si Mozing. Nasa YouTube siya nanonood. Tsaka, shoutout dito kay Almighty Push, ha. Sabi niya, meron daw silang kasamang Pinoy. Ayun. Yan ha. Sabi ko naman sa inyo eh, we don't die, we multiply. At dami tayo, pare. Sama-sama tayong tawagin sila ng kung ano-ano.
Yep. This is now the for the 5-man lineup dito ng RQ again. Napaka-obvious na gusto nila pumasok eh, no? For Impunity, ganun din ang gusto nila with Marco Polo, Indolia, di ba? Ang kagandahan lang dito ng Impunity, sa Impunity, is meron silang isang malaking asterisk para sa akin, pare. At yun ay itong si Ashe on the Guan Yu. Kasi kung kaya niya i-replicate yung performance ni Niap on the Guan Yu kanina nung game number one nila, pare. At same skin niya eh, no? Kung kaya nilang i-replicate yan, pare, di... Chiwa pa yun, nagkaharutan na dito sa may top side, no? Oo, nandiyan yung ganun, sinasubukan nga niyang gulo-guluhin, no? At yun din, no, yung iniisip ko eh, kasi pagka nakuha naman niya yung momentum niya, siya naman yung naging dominant, pwedeng-pwede na niyang guluhin itong RRQ. Kaso, ang problema nga lang, kasi si Nightmare eh, nakadarma, so pwede siya may pagsabayan. Kumbaga yung kakunatan at pwede mag-back and forth sila dito, masasabayan niya. Ito, naman si, ano, no, si Lady Sun. Na talaga napipig talaga eh. Extra safe din kasi malayo yung kanyang rolling raid combo. Tapos yung ulti niya, no, dapat ini-spam. Yun ang short tayo, hindi dapat pinanglalasit. Sa ngayon, dito ang RRQ ay nagkaroon sila ng konting tulong from Nightmare on towards by. Tinulungan nila yung clear off. Merong nga rutan, ako! Naka-anunggas na nga na may rolling raid pa as G will take down Megumi itong Doria. Hindi madulas. May purify pa yon sa lagay na yon. Parang iniisip niya siguro na may purify naman ako. Ay, nako, 663! Nako, siya na ba ang susunod na may victim? May healing dito pa naman, kaya nakapagka-chosen. So, nagkaroon siya ng espasyo dito. Level 4 naman na dito si Bai. At makatamaan kaya niya na frozen dito. Si 663. Grabe yung pangalan to. Oo, mabuti na lang. Hindi pa level 4 dito sa X-Zero. Kasi kung hindi, malamang nakakombo niya rito si 663. At malamang sa malamang, nakapag-uwi ng kill dito ang Impunity. Pero man, what a good start para sa RRQ. Again, kasalanan yun ni Megumi, ha? Kailangan natin i-call yun as it is. Kasi, man, medyo kasalanan eh, na alam mo yun, mamatay sa laning phase bilang isang Dolia. Mamamatay ka lang kasi bilang Dolia kung aasim ka. Malamang sa malamang umasim siya. Oh, si Ajin? Oh, tignan natin kung magagawa niya nila ng play dahil nakapaligid naman dito kasi si Nightmare eh. At yung ibang mga miyembro, nasa bandang baba. Alam mo, men, kung nasa Maynila ka, yung sa Espanya, yung Ashing na yan, di Ashing tawag mo di dyan. Di Ashing yan. Basa. Ni. Ano kasi may mga, wait lang ha, mamaya na. Wala pa. Sige. Kasi di ba mayroon dong sign, yung page yan. Di ba? Si Akrosing. Akala ko si Ashing Salonga. Yun, pwede rin yun, di ba? Meron din. Ari ng tundo. Tapos kasawa niya. Ay, kalaban niya pala si Mosing. Di ba? Kung hindi niya na-catching reference, sa Philippines, sa ano kasi, sa Maynila, yun, may pedsing kasi. And yung pedsing na yun ay pedestrian crossing. Yung short ibig sabihin. A-E-D-X-I-N-G. Teka lang ha, si Zing, man, parang alam mo yun, yung malayang-malayang siya mag-routine, mabilis kasi yung nakakabayo eh. Kaya alam mo yun, pagkatapos niyang mag-rotate, teka lang, masa-stun siya rito. Ginamit niya na rin kanyang ultimate. Ginugulpe siya dito ha, pero yung kabayo niya, pwede naman kumaripas ng takbo eh. Kaya hindi mo problemahin. Kaso, itong U1 ni Black ha, medyo delikado ito. Once na igidong ito ni Bai alongside with Nightmare, meron naman siya dito ulti. Sumakasurvive siya, pero naku, si Gia! Naku, nasaulin sa akit na nga din si Gia. Hindi tama mo yung kanin. 663! Ito na ba ang gagawin ni 663? Ay, grabe! Pinamita pa nga. Larong-laro. O na, kachosin. Kaso yung mga bala nagpungit kay Shaolin, makakatukoy kill siya dito. Tuwisto tayo ngayon. Ganun ang laban natin dito sa both side. Unang clash natin. At yung pangalawang clash ay concentrated talaga dito sa ating farm laners. Pero yung objective nga natin ay hindi pa nga pinagtitripan. Oy, worth noting pa rin, nag-smite si Black. And kapag nag-smite si Black, dito kasi sa HOK, isa lang ang smite. Diba? Walang reload. Ngayon, kailangan nila magantay kung gusto nilang mag-trips dito sa... dito sa ating Tyrant. Pero again, for the early stages ng laro nga natin, nabawi na ng Impunity yung kaniyang pagkakamali ni Megumi.
Yes, at saka yung Smite naman eh. Hanggat hindi nga alam nung kalaaban, di ba, na nakapag-smite. Smite na naman siya. Ano, mabilis lang yun naman siya babalik. Pero ngayon sa mid, dahil nga si Don, Bai, may isa naman siya dito. Pero still, alam naman natin na makulo siya. At siya, huli, nakahuli na naman. Nakakapilit na dito. Oh my God, double kill again mula kay Shaolin. What is happening, RRBU? Oh no. Yung Shaolin kasi nila nasa taas eh. Si Dharma, 'di ba? Eh itong si Impunity kailangan din nila ng Shaolin. Yung Shaolin nila nasa bot lane na talagang kita naman natin na umaararo ng rito ng score at ng kills. Ito na si Ajing, kailangan mag-ingat. Chohisatsu, Shinobi Bachi. Chohisatsu, Shinobi Bachi. Chohisatsu, Shinobi Bachi ang kanyang ultimation. Parang kung nasa video yan, madilito ka rin talaga. Gia! Ay, naku po, dahil napasok na rin siya dito, hindi na pumipreno ang mga tropa natin sa Impunity. Sila naman ngayon ang nambubuli at Jester F will be the next target. Apat ang miyembro ang lumalaro dito sa ating bottom side. May ipit nga yata, Black, itinulak na rin nila. Ashing sa longa ngayon, nasa harap na madami. Napapaligiran, natasyangalin yung cannon blast mula doon. Si Black, ang siyang nang papaksa at sa kanila dito habang sinusubukan ng kanila. Ang postage siyang good spa. Nakahuli na. Ay! May sira na huwi! Ang ganda naman ang pagbawi ni Bai dahil nga sila pa yung naipit. Dalawa yung nawala. Wow, nagkasabay yung pasok dito ng 663 ni RRQ Bai dahil dyan, bye-bye talaga dalawang members dito ng Impunity. Sino na ang kuha ng Tyrant, pare? Parang ayun, may Tyrant ba Peter Impunity? So parang nangyari, ang nangyari kanina habang naglalaban sila, kinukuha ni Black yung objective. And so ngayon, sasagutin ng Overlord. Again, pre 10 minutes pa naman yan, so wala pang mamatrapper. Yeah, so medyo kalmado lang naman sila dito. Puro baby dragon lang ang lalabas at nagiging successful nga. Yan, nagiging palitan itong mga teams natin. Ako ang mainit-init talaga sila dito at gusto na nga nila makuha ang kanilang unang panalo. Habang si Black dito, yung sustain, sinusubukan niya. Rolling rain mula dito kay Jay. Ultimate Jelly, hindi naman yun tatama. I mean, tatama, pero hindi naman gaanong masakit. Pampok lang. So, mga warning sa tinang din talaga. Basag. Basag to, pre. Kasi na libre na dito si Shaolin eh. Oops. Tamang bakla. Uy, two months lang! Dalawang nakahanan. Ito na si Nightmare. Sa likod. Nagsusuntok. Minamantra. Minamari. Pakyaw. One after another. They're going down. Meron pa. Oh my God! Para makabakot siya dito at susubukan pa sana ni Ashing kasi apat na nawawala sa kanila at delikado pa. If mawala din siya, triple kill. Napasigaw ako. Napasigaw ako, idol, kasi alam kong may angle si Shaolin ng favored barrage at talagang hindi siya nagdalawang isip. Pinasok niya with a purify. Kaso hindi mo nga mapupurify ang kamatayan eh. No? Pinukos para siya dito. Pero tol, ang init ng laban ha. Na-exult ako kahit paano. Kaliwat kanan yung sutuan kasi even itong si Nightmare. Ang ganda rin kasi ng huli niya doon with a true pack. Yes, ito yun ang magandang layering nila dito. At hindi, unfortunately, no, as in super low na rin naman na yung sumalong nung fever barrage. Pero dahil nga nakaka-pick up pa lang sila ng momentum after nga nila huliin sila Jayan ang paulit-ulit, hindi pa nila entirely nakukuha yung items para nga maging effective yung mga AoE skills nila. Pero ngayon, may kita mo naman sa mid kasi Ashing ko papakalat-alat lang. Exactly, no? Ang bilis talaga kasi yung mag-rotate ng isang guwan niyo. Hopefully, makita natin yung inventory, no? Kasi gusto ko nung makita ko ilan ng items dito ni Shaolin kasi most likely, tatlo na items nito eh. Ayun, sakto. Nakita ko na rin yung kanyang clickable. Free charge is also is already available. Eh, kadalasan kasi, di ba, sa Marco Polo, binubuo muna yung Doomsday tsaka yung Spark Forge Dagger bago magbuo na free charge. Oo, totoo, no? Kumbaga, yung mga early items man lang na magkaroon ka ng damage. Threat at damage. Din saka mo lalagyan ng utility nga, no, na para hindi sila makagalaw basta-basta. Okay. So ngayon, towers being focused, sila Gia, kompleto sila dito. Napoprotect. Sa likod! Sa likod! Tinulak na nga nila. Lumaragas ang Ashing at nag-angster nga sila dito ni Ashing sa Longa. Kahit si Nightmare, binangungod doon sa pangyayari ngayon.
naging kumpiyansa itong RRQ kasi napitas nila si Black eh dun sa mga blue quadrant nga nila. Ang hindi nila ay nasa na maliligoran nga sila dito ni Cavayu, no? Pare, and that was a very quick one. Alam mo naman dito sa Heroes Coach, pare, kailangan mindful ka sa kapaligiran eh. Especially sa likod kasi one very good slang play lang ay katapusan nyo na. Ayun yung talagang binabayaran dito sa isang Guanyu, no? Yung mga sarili niyang sikap ng pag-set up at parang ang nangyayari, nilalapit na lang sa bunganga ng buhaya o ng pating. Dahil ganun lang nila kadaling bawasan or hulihin itong mga miyembro ng RRQ at masisecure na naman ang impunity ang kanilang sunod na Kairan. Meron ding 3G charge na available yung Guanyu, pare. So pagkatapos ng tulak, may pastan pa, no? Oh. Tapos, meron din si Shaolin. Ang ganda, no? Parang nakita ko tuloy bigla in full display, in full picture, kung paano yung, kung ano yung gusto nilang gawin. Ang hindi ko lang nababantay, which I can actually go back naman, pagka ni-review ko tong board na to for analysis purposes, pwede ko naman tignan kung saan, kung kanina talaga nakatarget itong si Megumi sa kanyang ultimate. Pero yes, normally, kapag ganito, si Yuhuan talaga. Okay, no? Kasi ang ganda rin ng double ultimate coming in from you, one multiple heal ang ibibigay sa inyo at sa inyong lineup. Yes, so kumbaga ito si Black with a double and ending Zoro para lang sigurado yung sustainability nila sa mga team fight at pwede sila magpabalik-balik. Alam mo naman, may Marco Polo kay. So talaga alam mo at some point mag-run low ka talaga dahil nga doon sa yung front line at fevered barrage. At dahil meron kang U1 that will add extra layer of protection. Pero ngayon, yung Cannon Blast, ha, hindi pa rin nagmamatter yung mga setupan dito na Jester. Nako, si Mojing, hindi pa siya naging okay sa mga susunod-sunod na game na napipili siya. Mula sa likod, inanahan na nga din si Uy, nawala sa H-Zero! Siya kasahan na rin ng tuluyan. Yes, pero siya tingin sa ito ba? Kasunong kakaubusan na rin ang frontline. Wala na rin dito. May siya nanuwi. Pero X-Zero at Ashing ang nawalang magkasunod. 2-for-1 trade ka lamang ng RRQ. Plus, parang talaga ng May Shiranui, kailangan mo respetuhin. And X-Zero, bagamat meron siyang stasis sa kanyang isang skill, hindi niya na nagawang gumalaw pa dahil nga yung combo rito ng May Shiranui ay siya yung na-target. Kagandahan para sa Impunity, nagkaroon naman na return kill. Pero overall, that still is a positive for RRQ dahil napasag din nila yung Tore. Yes, at uy, ito may gold! Overlord ang dance natin dito. Wow, si Black nasa kabilang dako. Medyo malayo na yung kanya pupuntahan. Cannon Blast. Okay. Napaulan na nalil dito para nagpaparamdam na yung Beaver Barrage. At okay, wala si Hardy Pie. Ang siyang makuha too late for Black na dumating bigla. Ito malaking bagay itong Overlord na to kasi may makapagsamon ka ng Mama Dragon. At nakita ko nga yung gold difference kanina na first time ko nakita. Bilang graphics na nag-improve tayo as we go by, pare. Okay. Na mataba na talaga dito si Shaolin. Siya pinakamayamang miyembro dito. Hindi lang ng Impunity kundi sa buong laro. Let's look at that replay once again. Nakita natin dito na si X-Hero ay nahuli nga mula sa likod. Si 663 pala ay galing doon sa kabilang ibayo. Kaganda ng angle pala niya doon, idol. Inuuli. Galing, galing. Ganda, ganda. Pag may Shiran away ka talaga eh, may marami ka talaga pwede magaling na ito si Black. Oh, masyado ka malalim posing ha. Nireset lang ang ulti. Yan yung Zoro. At syempre, expected naman na natin na pwedeng gawin nga nito ni Megumi dahil nga nawala na rin kaagad. Habang itong kabayo, okay, tatamakan niya abas dito. Sinusubukan niya tumakas kay Jaya pero wala rin naman silang makakuha na kill. May nila sa tower. Kaso yung laning ngayon nagpupush na dahil sa mga baby dragon. Yes, ang problema yan yung kailangan asikasuhin niya yun ng Impunity dahil kailangan na lang i-clear yung waves dahil sa pressure nga nadala ng mga dragon na yan. Hindi pa kakasama dyan yung Mama Dragon. Yung Mama Dragon naglalakad pa, nagja-jogging pa, mapunta doon sa top lane eh. Kumbaga, nagiging patient lang siya dito. Win-wait lang nila kung papalag na nga ba. Isa pa? Na Mama Dragon, makakaisa pa kaya sila dito dahil wala kang sumasagot sa pagdispensa. Limang miyembro, okay. Yung Marco Polo, nasa taas pa dito. Sinusubukan na nga ng old na itulak ang bawat isa. At meron naman siyang kachosin. Ito na siya. Makakatakas na kaya sila ng tuluyan. At makakaingan na rin yung mga miyembro ng Impunity dahil atras muna at dibuelo muli ang RRQ pagdating dito sa Tyrant. Tuloy-tuloy na yun, no? Kapag kami namatay, meron talagang karampatang consequence. And for RRQ, ang next objective nila ngayon, itong Tempest Guanyu, pwede silang likuran, pare.
Ito na yan. Ito na yung flank play na inaabangan nga natin, half-health. At pag-iisip nga yung ating Tyrant. Kaso yung kuha niya yung nahuli. Naku po, siya naman na mapapaligiran ngayon. Anong gagawin nila? May time kaya sila para makatulong. Kaso andito na nga yung Dharma and Ending Zoro. Tinamaan siya ng mantra and they are going to run. Uy, galing. Away. At syempre, naitulak na rin. Palayo itong si Gia. Yeah, yung presence of mind ni Gia, you know, na hindi mag-choose dun sa angle na yun. Rather, rolling right over the wall para hindi siya madami dyan dito ng Legion. Still, the prize is right para dito sa RRQ kasi ang ganda ng call nila. Yes. Nakita nila si Guanyu o naramdaman nila na si Guanyu ay nagpapalak na mag-flank at dahil gusto niya nga mag-flank, mag-isa yun, panigurado. And ito na nga, di ba kung magkakanina natalo sila dito sa Tyrant, sila naman ngayon ang papupuesto dito sa Overlord. And yun nga yung costly mistake, no? Kahit sabihin natin na maganda ang tempuhan ng RRQ pagka isang pagkakamali mo lang talaga, no? Matitake advantage nila yun at si Ashi na sobrahan sa paggagala ng kanyang kabayo. Kasi si Bai, man. 5-0 and 2 na rin pala rito si Bai. Kaya siya yung, siya yung talagang go signal na napakaganda para dito sa RRQ. Sila ngayon na may kalamangan. 4,000 meron silang kalamangan dito. Bukas na ang high ground tower ng Impunity. At kung ikaw si Ashing, medyo magtatanda ka na, no, pare, na parang hindi ka na magiging confident ba, pare, sa pag-flank dahil alam mo na pwedeng gawin sa'yo yun, eh. Alam mo na pwede sila mag-turn sa'yo at pag-tripan yung kabayo mo. Oo, yun nga, kumbaga, hindi mo gugusto yung mapag-tripan yung kabayo kasi yan ang taga-setup nyo, eh. At pag nawala yan, eh, wala na kayong extra hand para magkaroon ng -1 at lumaro sa mga 4-5. Yes, exactly. We'll see though. Ito na ang ating potential 5v5. Ashing, going in? Uy! Nakita mo mula sa likod. Sinubukan nga nila. Hanapin nila si Gia. Kaso maganda yung pwesto dito ni Jester. Ready siya mag-take inside the box any moment, any right now. Uy! Impunity! Uy! Dahil kasi siya ulit. Sila ang lumalamang kada hindi nag-heart commit ang RRQ at hindi na upuha ni Gia. Yung kanyang pihit. Exactly! Ang ganda rin kasi ng mga heroes dito ng Impunity pagdating sa choke point. Especially yung Lady Jen. Wala talagang takas at yung Overlord ngayon ay mapupunta sa Impunity. Tabli na sa rin nila. Sunusubukan nilang umaboy ngayon. Tumatakbo na rin. Okay, may gumia at mga kabuelo naman na sila ng tuluyan. Mukhang marerespeto na nila ang magkabilang kupunahan. Kasi may tamo yung buhay. May butas na butas. May mga malalaking minis. Pero okay lang. Pero Mama Dragon lang. Dragon, no? Isang mabili isang Mama Dragon yun talaga yan. Babacuming kasi ni Mama Dragon yun, pare. Alam mo, di ba? Binacum eh. Oops! Sila mag-ingat, Negumi. Oy! And Kambani. Tumatalon, pare. Tumatalon. Sinubukan pa rin talaga niya. Abutin dito si Gia at nagpa-back and forth nga sila dito. Another re-engage na pwede lang gawin si Ashing. Ang siya naghahanap ang nang-hunting. Kasi nung nga ba mas mauhuli niya. Pero okay naman na dahil kukunin na lang nila yung mga resources at nandito pa si Mama Dragon. Yeah, kailangan nila mag-heal up. Medyo mga wala na rin naman dito yung dolya natin. Kaya kailangan mag-ingat dito ng Impunity. Pwede sila go time ngayon ng RRQ. Front to back ang kanilang playstyle. And the defense is on for RRQ. Successful defense nga ba ang mangyayari dito? Nakakatok na yung Mama Dragon. Mama Dragon is down. Yes, and they are really trying, no? They are doing what they can ngayon para madepensahan. Yes, nawala na ang Mama Dragon, pero may mga baby giant pa rin, baby eh. Mga pa. Baby dragoning. Na pwede pa rin kumuha ng kanilang mga torres. Top na lang ang last one. Mukhang makakainga naman na sila dahil nalinis na ang buong wave ng Overlord. Kuya Jose, parang sa kabila yata, doon sa kabila broadcast, parang medyo muwarot yata sila. Namigin yata sila ng warping. Check mo yung JC. Ay! Pwede sumukot, ah. Huwag na mong kulit. Oo, delikado yan. Naiintindihan ko rin kasi malamang sinusuportahan nila itong isa, no? Pero man, 18 minutes and 53 na tayo ng laro. And so now, may pagkakataon ng Impunity to actually go for another objective. Pero kailangan mag-ingat kasi nandito si Bai to contest that one out. Sa spot out nila itong si Mai Shiranumi na nasa taas kaya pwede sila mag-go time.
tingnan natin kung magagawa nila ng paraan to. Ah, kasi kanina pa nagba-back and forth yung mga tire at auto eh. Masyado na kasing madami kumukulit. Kaya napapawal content na tuloy sila. Ngayon, susubukan na nga nila makahanap ng Fauquay ngayon. May cannon blast para nga maitulak sila dito. Mayroon silang espasyo. Wala silang vision dito. Kailangan nila unti-unti lumapit at nakikita mo naman si Ashing. Kailangan bigyan sila labantayan dito. Inahabol na nga ito si Gia. Wala silang ano dito. Ah. Wala silang tutulong. If ever na mag-go itong si Gia at hayaan na nga yung itong tyrant. At, expand lang. Hook. Parang ganun, parang nag-dispo na lang din. And dahil nga mapalabas yung dragon. Uy! Unending Zoro! Pero sa nga sa likod, nakikita natin si Ashi. Bastan! Nag-ending Zoro nga siya doon. Kaso ilan lang yung tinamaan na ipin. Bay! Itong si Bay. Kaso grabe yung shield. Ang kunat! Balik na balik! Ang kunat! Makunachi! Pumasila dito at sinusubukan na nga nila. Ang kunat ni Bay! Ngayon pinagulupin. Bawat isa. Hinahanap na nga ang mga miyembro ngayon at still wala pa rin silang nakuha habang si Blackwell made the price go jungler. Napakakunod ni Boy, sumalo ng focus para mula sa lahat ng members ng Impunity at ang ending ay naging disaster pa para sa Impunity dahil wala silang jungler ngayon. Zero smite available, Boy na ang ating tyrant. Tingnan nga natin kung itong Tempest Dragon pala. May makukuha na nila 20 minutes sa tayo dito. Unang game pa lang. Anong oras na din kasi? Kaya sigurado dapat na nilang tapusin ito dahil habang tumatagal. Lalong sumasarap ang bakbakan dito at hindi pa rin sila makahanap ng anggulong panapos. Yes, exactly. Kanino kaya mapupunta itong laban na to? 7 streak on the line ako dito. Kaya usay ha. Itong si Nine yan, wala na rin siya masyadong buhay dito. Kaya kailangan niya may mag-live steal. At ayun na nga, tutulungan niya rito si Gia na makakuha ng red buff. Pero ito na yun, definitely, ang magiging game ending objective natin dito ay itong Shadow Tempest Dragon. Right now, unending Zoro ginamit na pero pwedeng i-reset ni Megumin. Tingnan natin kung magagawa nila ng paraan ngayon dahil sisilipin naman na nila yung mga gilid-gilid into the banana brush and tingnan natin kung makakuha pa ba nila or i-reset na naman nila. Ganun lang eh, no? Kasi pwede mo i-threat talaga ng dumiretso sa base eh. Kaso kalahati na lang yung buhay dito ng ating malaking dragon. Kanino mapupunta? Nag-reset, pre. Wala. Wala ng pasensya. Talaga. Naku, yung games talaga gusto nyo ngayon. Puro 2-0. Pero grabe mga laro nyo. Pagka 30 minutes. Pero tingnan natin kung magagawa nila ng paraan ngayon. Dahil nga kanina pa nila sinusubukan ni Cannon Blast. Pero they're not blasting away. At recent after recent pa rin ang ginagawa nila ngayon. At hindi pa rin sila nakakagawa ng set. Nasa taas sa 663. Oops. Ito na yung opening na kailangan nilang gawin. Unruly pick na itulak na nila palayo ang jungler. And nilang i-dodge itong mga Cannon Blast. Pero racist na naman ang aabutan nila dito. Andito na si Shaolin at kailangan na nga nila itong sagutin. May kita si Gia nasa loob, rolling raid after rolling raid and they are rolling in semi-hating. Pero still the racist na pwede pa rin lumabas dito dahil kayo gugugutin nila masyadong malalim yung pwesto nila doon. Makaka-atras naman siya pero hindi pa rin alam ang gagawin alamat kanan ang kapaglapit at na-racist na naman itong Tempest Dragon gigisingin na muli pero yung wave ang laki-laki pa rin. Wala talaga silang makakuhang decisive moves sa ngayon kasi covered all angles ng RRQ ngayon. Kaliwa kanan eh, Venom ang galing yung threat. And although the push is in the favor of Impunity, mabilis lang rin naman ang backup dito sa 663. Kailangan nila maging decisive dito. Ang problema, hindi sila pwede manggaling sa harap. Kailangan manggaling sila sa likod. Lalo na itong si Ashing on that Guan Yu. Ngayon, si Black, konti lang naman ng poke. Ito, finally, nagkaroon ng angle si Ashing. Kaso na-spot out siya rito nilang Gia at nila Nightmare. Kailan sila maglalaban? Kailan sila magsusuntukan? Kailangan mo nang asarin to, Osay! Bin, kailangan niyo ilaban! Nagtitipenda si 663 kanina pa to 4 versus 5! Ano ba? Bakit hindi niyo pa makita ang gulo? Kasi pwedeng-pwede na silang guluhin. Pero kasi nakakatakot kayo ni AUE na pwedeng ilagay dito ni Gia. Yun yung kinatakutan nila pag nagsikit-sikit sila. Pero isipin mo, wala ka naman si Ranui na pinoproblema. Hindi ka pa rin makapalag. Masyado ka na matagal dito pero susubukan naman nila makapasok. Pero still, sinusubukan na nga nila si Yaon sa Yaon. Malakas pa rin ang kakunan. Wasak si Bay! 663! Umabot ang 663! Ang tagal nyo kasi! Splendor! Ito na ba yung 911?
call dahil nga kailangan nang sagutin nila ng reset na naman. In the absent na pala set up ngayon para nga makakuha na sila ng kill. Fever barrage! Pupala nyo dito si Nightmare meron ting inside the box para mapigil na sila dito pero hindi nakamukawala yung mga bala dahil pinapakawala nila unti-unti. Si Gia ang nakakatakot. Still, si Bai, si Aiden Actuary, mabubuhay siya muli dito pero dalawang miyembro ang nag-aabang sa kanya habang ibang miyembro ay push na lang natin yung top. 663, buhay pa siya dito. Si Bai, ayaw nila pa uwiin at talagang sisibakin na nga nila tong base. Meron super minions ngayon. Ano gagawin nila? Nakabalikan successfully si Bai at umuwi na rin ibang mga miyembro ng impunity. Susubukan nila natapusin. Itutulak palabas maloob pero still ang dami sa mga galing dito ay Shaolin Soccer para nga makagol na sila dito. Pero still, hindi pa rin sila susuko dito at bubuksan pa rin nila ito. Destroyed a tower. Muna. Wala pa rin talagang susuko dito in impunity. Meron pa naman sila pagkakataon na makakuha. Ito ang objective nga natin na dragon. Ang problema mukha magkakaroon na naman tayo ng dragon dance dito. May pagkakataon na silang tapusin pero again, successful defense coming in from 663 and Bai. Napakakulat si Bai. You know, at this point, every single time na ipupokus siya rito ni Shaolin, kung walang favored barrage, hindi niya papansinin itong Marco Polo nga natin. Another round, pare. I think this should be it. Diba? 25 minutes na tayo. Malapit na tayo mag-PCK ulit dito. Tulad nung kanina. Ay. Ewan ko lang, medyo mabilis. Medyo mabilis na mabagal. Yung nangyayari sa atin ngayon. Tignan natin. Finally. Parang kanina kasi napansin ko na si 663, siya yung talagang kailangan ng RRQ para tumapang eh. Tumapang sila, pagpasok niya, nag-splendor siya, nabuhay pa naman, di ba? The damage was there. And Immunity was actually win that off of a beautiful play by Shaolin. Si Shaolin kasi yung Marco Polo talaga yung magbubuhat para sa kanila rito. And as much as I want Lady Sun in this particular game, parang hindi siya nararamdaman. Eto na si Ashing! Ako! Destiny! Ushing. Bakit kayo Destiny? Naman kumupara lang sa red? Sinubukan niya makatangas dito kaso nasunubok siya ng unruly play. And this looking bad ngayon dahil Gia on to the side, think inside the box. Think inside the box! Meron dito kasi hindi nga sila makakatakas over the wall. Shaolin, nakakatakas pa sila dito pero nakikita naman na natin na unti-unti na nga silang natatapyas. RRQ, sila ngayon ang apat, sila ang pwede mag-goal ng Tempest. Kung gusto na nila ito butasin, nandito sila sa bot lane. Kaso nakikita natin si 63 trying to break din yung ating mid lane. 4v2, finally, ito na yata yung game winning push. Gia, magdadala ng lahat, Nightmare. Rest muna. Tower lock. Tower lock. Sila dito, nakapokus lang. RRQ. This is it, yung inaantay nating katapusan. Grabe, ang tagal nun. Pero hindi yun, RRQ pa rin. Ashing yan, si Ashing yung bumigay, napagod yung kabayo natin, idol. Para lang sa red, sinuwag sila, diba yun? Huling ano na, no? Huling lap na, pre! Bumigay ang masel-masel ng ating ang kabayo dito. And in a way, yun nga yung nakikita ko talaga nagiging problema sa kanila. In terms of execution, mas madali talaga dun sa may dun. Kaya nila pinarap.